Today, ay susubukan natin i-explore itong abandonadong mansyon dito sa Quezon Province. Nilalamig ako na dito sa tataas. Ang Herrera Mansion ay itinayo noong 1927 sa bayan ng Chaong, Quezon. Ang mansyon na ito ay pagmamay-ari ng mag-asawang Isidro at Juliana Herrera. Ang mansyon na ito ay naging tirahan ng mga Hapon at pinaniniwala ang maraming mga tao ang pumanaw sa mansyon na ito. Dahil sa matagal na siyang abandonado ay marami nang nagpatunay na may mga kaluluwa na nagpaparamdam sa mansyon na ito. Bago namin marating ang mansyon na ito ay kailangan namin magmotor ng isang oras at baybayin ang apat na bayan para makarating sa Chaong, Quezon. At pagdating namin sa lugar kung nasaan ang mansyon ay agad kami nagpaalam sa nangangalaga at nagbabantay ng mansyon na ito kung pwede kami pumasok sa loob nito. Eh kung okay lang po sana na magbibigyan kami ng permiso na may picture namin yung Herrera nga po. Herrera Mansion. Sa aming paghingi ng permiso para makapasok sa loob ng mansyon ay piniyagang kami na nangangalaga nito. Ngunit sa isang kondisyon. Kasi po kada po may pupunta dito ayaw pumayag pagka hindi kasama ang loob sa loob. Ayaw, siyempre nga naman. Sige po. Bago kami pumasok sa loob ng mansyon na ito ay minabuti namin na tanungin muna ang nangangalaga nito para malaman namin kung totoo nga ba ang nababalot na hiwaga sa mansyon na ito. Kayo po ang caretaker dito? Ilang taon na po kayong caretaker dito? Matagal na rin po kaming caretaker dito pero nung umalis din kami ng 2012 kasi napalipat kami ng Nueva Vizcaya. Ngayon, napabalik na uli kami. Sa aming pagtatanong sa nangangalaga nito ay nagulat kami at nakaramdam ng takot sa aming nalaman. Dito daw naglagi yung mga Hapon noon. Kaya may na, sundalo na pugot ang ulo. Meron po dyan sa loob. May nakikita yung mga pumupuntang may mga kaluluwa. Dahil sa sinabi ng nangangalaga ng mansyon na ito ay nakaramdam ako ng takot at pangamba at nagdalawang isip na pasukin pa ang mansyon na ito. Dahil bukod sa nagpakita ay nagparamdam din ito sa kanilang mag-asawa. Tapos yung pagka tuwing alas 12 may naririnig kami naghihila ng kadina. Naririnig nyo? Oo. Kasi yung dun sa may pinakaturik, doon kasi kami natutulog sa baba dati. Eh ngayon nandun na kami sa gilid. Nung matagal na kami dito noon, nung hindi pa ito, pangit pa ito noon, doon kami natutulog sa baba ng yung paikot-ikot na hagdan. Opo. Yung bakal. Sabi ko, yun? Parang kadina naman yun. Sabi ko, kamaingay, parang kadina nga eh. Nihila na kadina, parang nilang kadina paakyat sa tore. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig, pero mas kinilabutan ako dahil hindi lang pala sa kanilang mag-asawa may nangyari, kung hindi pati sa kanilang mga anak. Tapos yung naalala ko nung yung anak kong babae, pa lang yun, hindi pa siya masyadong gumagapang. Nakita ka namin nandun na sa sa taas na? Sa taas na ng tore. Huh? Sabi nung asawa ko di, sabi, pa, yung bata, ba't nawawala? Andito lang sa, dito lang sa baba, nandito lang sa kalawakan. Ibinaba ko, sabi ko hindi naman makakapagapang at hindi pa masyado maalam magapang. Makita na nung asawa ko andun na sa may tore. Sabi ng asawa ko, alatang, yung anak mo nandun na. Sabi ko, paano nakapunta? Sabi, imali ko, di, yung bata daw, gumagayon daw sa kanya. Pagkatapos naming matanong ang nangangalaga ng mansyon na ito, ay nagpasya na rin kami na pasukin ang loob nito. Pero bago kami pumasok, ay merong mahigpit na kabilin-bilinan ang nangangalaga nito na dapat naming gawin bago kami pumasok sa loob. Magpipray. Yung pumapasok kasi dito, sabi ko, mga sir, mag-pray muna kayo para okay ang pasok natin.
Gaya ng sinabi ng nangangalaga ng mansyon ay nagdasal kami bago kami pumasok sa loob nito para masigurado namin ang aming kaligtasan at walang mangyaring masama sa amin sa loob ng mansyon. So guys, tara, pasukan na natin itong Herrera Mansion dito sa Chaong Peso. Let's go. Pagpasok pa lang namin ay meron agad kaming naramdaman. Nay, parang nilalamig ako na. Sa unang pasok pa lang namin ay nagulat agad kami at namangha sa aming nakita dahil napakalaki ng sala ng mansyon na ito. Sino mag-aakala na napakaganda pala ng loob ng abandonadong mansyon na ito? Isang milyon po yan? 1 million pesos na po ang halaga? Sabi. Kaya pag may pupunta dito eh. Hindi ako makapaniwala na ang painting na ito ay nagkakahalaga ng 1 milyong piso. So guys, ito yung... Ito papasukin natin yung kwartong pinaka may ari ng bahay. Ito yung kwarto niya. Talagang kita natin napakaluma. Sa aking pagpasok sa loob ng kwarto ng may-ari ng mansyon na ito ay nagulat ako dahil sa ganda at kitang kita pa rin ang pagiging matibay nito kahit ito ay matagal na. Ang creepy na pagka sobrang luma na ng bahay. So ito po yung CR niya. So nagagamit po yung CR na yan? Oo, pag andito sila. Kasi ito ang kwarto nila. Tumutulog pa po sila dito? Oo. Pag pumunta sila dito? Pagka may okasyon dito, dito sila tumutulog. So matibay pa po talaga itong bahay ano? Oo. Kasi pwede pang perhan. At sa pag-ikot ng aking mata dito sa loob ng mansyon ay may isang bagay na nakaagaw ng aking pansin. Ito, grabe. Tingnan mo ito. Pwede pong hawakan? Pwede. Ang bigat. Nga. Sobrang bigat. Sabi nga ng anak ko, mama. Bigat? Sobrang bigat. Sabi ng anak ko, mama, magkano kaya anak ko po? Diyos ko. Sobrang bigat. Magkagalaw ng mga ganyan. Baka mahal nito. Mahal yung mga ganyan, mga ante. Sobrang bigat. Nagpatuloy kami sa pag-ikot dito sa mansyon at ang sunod namin pinuntahan ay ang pangalawang palapag ng mansyon na ito. Hinalabutan ako bigla. Para na-imagine ko yung pag-ano ng bata. Sige po, sa taas muna po tayo. Sige po. So guys, hindi, kasi itong Herrera Mansion, gusto ko lang i-explain sa inyo na hindi natin pwedeng pasukin nang walang pahintulot at wala tayong kasama na caretaker kasi inaalagaan din nila itong mansyon na ito. At sa pag-akit namin sa pangalawang palapag ng mansyon na ito ay meron agad akong naramdaman na kakaibang enerhiya na hindi ko maipaliwanag. Ako sa totoo lang na ako, nilalamig ako. Nilalamig ako ngayon. Ito, ganda oh. Ito guys, tingnan nyo yung painting. Kitang-kita yung pagiging antigo talaga ng painting. Ito po na, yung mga nasa magkano to? Nasabi sa inyo? 100 million to? Sobrang tagal na kasi siya. Ayon sa caretaker ay dito sa pangalawang palapag ng mansyon nagpapakita ang isang pugot na sundalo. Kaya pinasok namin ang mga kwarto at ito ang aming nakita. Ang lamig ng ano? Ilalamig ako na dito sa ano? Sa taas? Oh? Bago namin pasukin ang mga kwarto ay minabuti namin na magpaalam sa kung anuman at kung sinong kaluluwa ang naninirahan dito sa mansyon na ito. Makikituloy po kami kung sino man po ang may-ari ng bahay na ito at nandito po kayo. Tinitingnan lang po namin yung inyong tirahan. Wala po kaming masamang intensyon. Sobrang. Saan nyo po narinig yung kadena? Yung sa baba? Sa taas? Pa, sa sige po. Ito pong ano nito? Banyo? Ano lang? CR din. CR din ito? Parang inirenovate na, no? Oo, mga bagong CR. Walang CR dito dati. Nilagyan lang nila. Ang galing. Sunod naming pinuntahan ang lugar kung saan nila naririnig na parang merong humihila ng kadena mula sa baba papunta sa taas ng hagdanan. So guys, tara. Kaya tayo dito. Ito yung pinakadaanan papunta sa may, ano nga po yan? Pinaka-tore. Tara. Nagpatuloy kami sa pag-akyat sa hagdanan at hindi ko akalain na ganito pala kaskip ang hagdanan na kailangan namin daanan para makaakyat kami sa pinakatoktok ng mansyon na ito. Pero hindi ako makapaniwala sa aking nakita nang marating namin ang pinakadulo ng hagdanan na ito. Oh my God! Ang ganda nung taas nung ano? Nung mansyon? Ito yung taas ng Herrera Mansion guys. Sa baba, makikita nyo, di ba, luman-luma. Pero pag umakyat kayo dito, makikita nyo yung ganda ng Quezon Province. Kita nyo, halos kita nyo yung paligid sa taas ng mansion.
Ganda ng tanawin dito. Habang kami ay natutuwa sa aming mga nakikita, ay bigla namang sinabi ni nanay kung saan niya nakita ang kanyang anak. Dito nakita yung bata? Ondo, sa may hagda na yan. So guys, sabi ni nanay, dito doon nakita yung bata. Diyan po si mismo sa hagda na yan? Sabi mo na sa hagda. Paano po makakakitin yung bata? Sabi ko, huwag ka na lang maingay, takbuhin mo na lang at baka... Pero paano niyo po nalaman na nandun yung bata? Nandito yung anak mo? Kasi nag-iikot kami, hinahanap namin at nawawala nga. Oo. Sabi ng asawa ko, dito ako sa taas, sige. Nung nakita niya dito, nung last na ikot niya, nakita daw niya. Mismong dyan po sa hagdanan na yan? Dito sa may taas. Oo. Nakaano daw yung kamay ng bata, eh, naglalaro. Ay! Ay na ang bata! Umiyak nga daw siya na sa takot. Tap-tap daw siya pa. Eh, paikot-ikot. Sabi ko, eh, bilisan mo. Oo nga, nauntog na nga ako eh. Natakot nga. Grabe. Tapos nakita daw ito, matawa pa yung bata. Sa tulang yung bata, natawa pa eh. Tapos siguro eh, nilalaro ng... Kalabutan ako doon sa kwento ni nanay. Meron nagdala sa kanya. Malamang po talaga may nagdala. Kasi kung iisipin nyo, paano akit yung bata? Ilang taon na po yung bata? Ano, wala pang ano? 6 na buwan pa. 6 na buwan? Nakakit po sa hagda na yan? Eh, sabi ko, hindi yun makakakit. Hindi pa maalam maglakad eh. Yung paggapang nga eh, padahan-dahan pa lang ang gapang niya. Sabi ko, lo, pati yung mga kapatid niya, nag-iyakan din. Mama, si Nene dun. Ang bayang mo, nandun na si papa mo. Nung nakuha namin eh, ano, naglalaro, tawa ko ng tawa. Pagkatapos naming marinig ang nakakakilabot na kwento ng nangangalaga ng mansyon na ito, ay dumiretso na kami papunta sa underground ng mansyon na ito. At dito ay may naramdaman na naman ako na kakaibang enerhiya. Oh, dilim naman sa lalim. Parang ano, dito ako kinabahan ah. Dito ako kinabahan. Ayoko muna. Ha? Ayoko na. Ang dilim. Ang dilim po dito. Pagpasok namin sa underground ng mansyon na ito ay bumungad sa amin ang napakaraming libro na pinaniniwalaan na pagmamay-ari ng mga hapon na tumira libro. Dito. World War II. Matatanda na rin po itong mga libro na ito. Pwede pong buksan. World War II na libro. 50th anniversary commemorative. Dami. So ito talaga, alaala pa to ng mga Hapon, itong mga librong ito. Ang dami, sobrang dami. Kasi guys, kaya maraming libro dito. Nung panahon ng Hapon, wala pang internet. Walang mas TV, walang kahit na ano. So ang libangan ng tao is magbasa ng libro. Kaya ito, meron sila rito. Comics, di ba? Dati. So ito, talaga, ito, binabasa talaga nila to. Ito yung pinaka nagiging habit ng mga tao, nagiging libangan, yung pagbabasa ng libro nung panahon ng mga Hapon. Kaya napakadaming libro dito. Sa aming patuloy na pag-iikot sa underground ng mansyon na ito, ay merong isang nakakakilabot na pangyayari na naranasan ng tagapag-alaga ng mansyon na ito. Sabi ay kayamanan daw. Kayamanan? Pero hindi daw ibigay nung mag-aalaga. Wow! Pero grabe. Naanak, makasubok na rin ako dito. Nanginip kasi ako na ano daw, hukay ko daw hanggang dito. Dito? Oo. Nahukay ko hanggang dito na. Hindi ko naman mabasa yung pinaka-ganyan. Ah, may nakita kayo? Oo, may nakita ako. Parang konkretong ano? Siminto na parang sulit na sinunod sa nung inaano ko na ng pang basag. Pumbasag. Pukas na hindi mabasag. Dito po? Mga ilang pupo na. So dati ito, hindi po ito naka-tiles? Wala. Dati ito yung ano? Lupa lang. Ay. Mahirap na lang ako sabi ko. Hindi ko na tinanong.
Sabi ng kasama ko, tanda mo din ulit. Tarantado ko pala, mawawala naman yung tatlo kong babae. Napanaginipan niyo din po yun, sinabi din sa inyo. Wala man kaming nakita sa aming pag-iikot sa mansyon na ito ay isa lang ang aming napatunayan. Napakahiwaga ng mansyon na ito. Dahil sa lahat ng aming narinig sa nangangalaga ng mansyon na ito ay sila ang magpapatunay na mayroong kababalaghan na nangyayari sa loob nito. Kababalaghan na nagmula sa kasaysayan ng ating bansa at mga pangyayari nung unang panahon. At ang mansyon na ito ang magpapatunay na hanggang ngayon ay meron pa rin mga kaluluwang ligaw na hindi matahimik at patuloy na gumagala dito sa mundo.